Hello, magandang araw po. Welcome back to our channel. So, ngayon pong araw na to, gagawa tayo ng lugaw, simpleng lugaw na pwede rin pang negosyo. May kapartner na crispy pork at crispy tokwa po. Samahan niyo po kami. Gagamitin po natin ay ulo ng baboy. Yung medyo parting leeg niya. So, pag maninegosyo po, pipili po kayo na yung parte ng karne na medyo mura para hindi tumaas yung halaga ng inyong produkto. So, ang gagamitin po natin sangkap, konti lang po itong ating ulo, itong parang pisngi leeg niya, tatlong butil na bawang po na chinap, and then asin at paminta. So, yan lang po ang ating mga sangkap. So, umpisahan na po natin. Yan natin siya ng bawang. Yan. Natin ang asin. Lagyan natin siya ng paminta. Saka natin ilalagay sa oven. Yan. Ilagay natin yung pong skin siyang nasa taas para lumutong siya. Yan, palulutungin natin yung balat sa oven. Yan. Yan, ngayon, isasalang na natin siya. Yan, lalagay po natin siya sa bake. 275. Para lumambot muna siya. Ang malutong mabuti. Okay. Yan, 275. Isang oras. And then, gaya ng dati, i-raise natin siya sa 350 after 1 hour for another 2 hours. And then, i-blast natin siya sa 500. Yun ang magpapalutong sa kanya, yung blasting. Sige, hintay na lang po natin. Ngayon, habang hinihintay natin yung pork natin sa oven, ipiprito natin yung sibuyas at saka yung bawang. So, ayan yung mantika natin, ganyan karami. Medyo isang cup. Ayan. Kasi kailangan nating maprito ang ating bawang at sibuyas na pang-topping natin doon sa lugaw. Para hindi na tayo gagamit itong mga kung ano-ano pang-pasarap. Pasasarapin natin sa mga natural na sangkap. Yan. So, pritohin muna natin itong bawang at sibuyas bago natin ibigisa itong ating bigas at malagkit. Ayan, pag mapula na yung sibuyas, pwede nang ilagay yung bawang. Kasi pagka pinagsabay, madali pong masunog ang bawang. Kailangan papulahin yung mabuti yung sibuyas bago nyo ilalagay yung bawang para hindi masunog. Tapos, pag medyo pumupula na rin yung bawang, dapat hanguin na. Kasi masusunog na siya pagka nakalagay pa sa apoy. Kasi lulutuin na rin yan ng kanyang mantika. Mainit ang mantika, so magbabrown pa yung bawang habang nakaset aside. Ayan, malapit-lapit na, konti na. Ito, brown na siya. So, nag-brown na, ihahanguin na natin kasi maluluto pa yan dito sa oil. Mainit yung oil, maluluto pa to. Kaya dapat pag ganitong kulay, yung golden brown, ihango na. Dahil mangingitim to ng husto kapag hindi pa hinango. Ayan, ayan, tamang-tama ang pagkaluto niya. Sarap, sarap ng amoy, grabe, bango-bango. Tapos magtitira tayong konti pang gisa. Ayan. Ito pang toppings natin.
Gigisa natin siya sa maraming luya. Ayan. Ayan. Pag umamoy na yung luya, lalagay na natin ang bigas at ang malagkit. Mabilis! Mami, agad ang luya. Yeah, manipis na manipis ang hiwa ng luya para kumatas siya. Para lumasang mabuti. Maganda dinidikdik. Kaya lang, kung pambenta, siyempre, dapat naka-slice kasi kung ayaw nilang kainin yung luya, maitatanggal nila, matatabi nila. Ayan, amoy na yung luya natin. Talagay na natin ng malagkit. Ako, hinahaluan ko ng bigas. Konting bigas. Ng malagkit, kalahating cup na bigas. Ayan, haluin lang ng haluin. Ito yung ano, ito yung ginamit kong takalan. Isang ganito na malagkit, tapos kalahating bigas. Ayan. Yung rice cup talaga. Kasi masyado siyang marami. Pag naano to, dadami siyang mabuti. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng patis. Kung may katsuba, maganda may katsuba sa Pilipinas. Dito kasi walang katsuba. Ayan. Ayan. Pwede madami-daming patis dahil sasabawan natin yan ng marami. At hindi tayo naglalagay ng mga kung ano-anong pampalasa. Kasi hindi rin maganda yung kung ano-anong chemicals. Itong patis, talagang ano lang siya, nakalagay anchovy at saka water. So, isda lang siya at tubig. Yun lang ang kanyang laman. Ngayon, lagyan natin ang tubig. Ayan. Ito na, luto na yung ating lugaw. Ganito lang siya dapat, ayan o. Hindi siya masyadong malapot, hindi rin sobrang labnaw. Ngayon, lalagyan na natin siya ng maraming paminta pampalasa din. Tamang-tama yung lasa niya kasi ano, maraming luya. Lagi lang kung maraming sangkap, hindi na kailangan ng kung ano-anong pampasarap. Ayan. Tapos, syempre, meron tayong tofu at saka yung lechong baboy. Gagawa tayo ng sausawan. Ang sausawan natin, ito, sibuyas, bawang, sili. Ayan. Medyo paanghangin natin ng konti. Konti lang. Tapos, suka at toyo para sa ating tokwat baboy. Konti pa. Medyo matabang ang itsura niya. Ayan. Tapos lagyan din natin ng paminta. Kailangan masarap din ang sausawan. Tapos ang sahog natin, tofu, fried tofu po, crispy tofu, tapos itong ating lechong ulo, and then itlog. Yan. Pag po nagluluto kayo ng itlog, 10 minutes lang, para hindi siya magkaroon ng gray. Kasi yung may mga gray yung outside ng yolk, overcook po yun. Tapos pag naluto, after 10 minutes, isa shock nyo na siya. Ang ibig sabihin ng pag shock, eh lalagay niyo siya sa malamig na tubig, may ice, tubig na may ice. Kung walang ice, yung super lamig na tubig. Kaya tinawag na shock kasi mainit yung itlog, ilalagay niyo siyang bigla dun sa malamig na tubig. So, boom! Parang
maaangat yung shell niya. So, ang mangyayari, magganda po ang itlog. Ayan, makinis. Hindi yung pag binalatan nyo, eh, kalahati po ng itlog kasama sa shell. So, ganun o ang proseso para hindi kayo mahirapan. 10 minutes, after 10 minutes, ishock nyo po siya. Ganyan. At luto na tong ating, ano, ipe-plate na po natin. Yan po, tamang-tama ang lapot at, ano, at lagnaw. Hindi siya malapot masyado, hindi siya malagnaw masyado. Yan. Dalawang pichil po na tubig, isa't kalahating, ano, yung two types of rice. Ito na, ipe-plate po natin. Yan. Woo, sarap. Ating meat sa tabi. Ayan. Ayan. Kaya po natin laging nililitsyon yung karne kasi para ma-drain yung taba niya. Kasi tingnan nyo, kahit nilitsyon siya, may taba-taba pa rin. So, hindi natin kakainin yung taba. Yun lang mga laman-laman. Kasi masama po yung masyadong mataba. Hindi maganda sa katawan natin. Oh, pipili tayo ng malaman. Nasaan na ba? Medyo sunod yung taba. Ayan. Ayan, tikman po natin ang ating masarap na lugaw. Ayan, meron siyang ano, yung primitong bawang at sibuya sa ibabaw. Pampasarap, pampalasa. Sawa na suka na may bawang at sibuyas at sili at toyo. And then, saka po yung itlog, ayan o, ang ganda. 10 minutes lang. 10 minutes cooking, tapos isa-shock nyo siya para madali siyang madaling tanggalin ang balat. Wala siyang ring na gray sa labas. Kasi pag may ganon, sobrang pagkaluto po yun. Overcooked, tapos pag hinayaan nyo lang siya doon, hindi nyo siya sunyak. Pag tinanggal yung balat, yun yung nagdidikit-dikit na yung mga puti niya napunta na doon sa shell. Ito, madali siyang tanggalin sa shell. Ayan o. Na-shock po siya. Shocking. Sarap. Kain tayo. Ang sarap po. Sarap na lasa niya. Suka. Toyo. Malasang malasa siya dahil maraming sabog na pampasarap yung pangisa. Kaya huwag na kayong gumagamit ng mga kung ano-anong nabibili na pampasarap kasi dagdagan nyo lang yung pangisa nyo, masarap na po siya. Kailangan ganun ang kinakain natin kasi para iwas tayo sa mga sakit. Sige po, hanggang dito na lang at shout out po kay Nikki, Ina, and Lennon. At syempre, congratulations po sa aking pamangkin, si James De Vera at ang kanyang wife na si Jenuel for sa kanilang bagong-bagong baby boy na poging-pogi. I love you, Joaquin! Lola, si love you, Joaquin! At syempre, shoutout din po kay Jevis Vlogs. Sa Hermosa, Bataan po siya, sa San Pedro. Vlogger din po siya. Supportahan po natin. At sa mga YouTubers po na nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa tulong nyo. I love you all, guys. Bye! See you on our next video.